Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 129 at 29, pagsabog ng gas. Naglabas si Xingju ng napakalakas na ruler's aura. Sa suporta ng kapangyarihang iyon, muling tumaas ang kanyang kabuuang lakas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso at ibinuka ang kanyang mga palad. Ang mga pagsabog ng itim na gas ay walang tigil na tumama sa napakalaki sa itaas niya sa pagtatangkang harangan ang malaking buwan. Gayunpaman, kahit na nagawang pigilan ito ni Xingju, hindi pa rin niya napigilan ang pagbaba ng buwan. Para bang ang lahat ng kapangyarihan ay walang silbi bago ang buwan. Sa sandaling iyon, maliban sa mapanuksong tingin ng prinsipe ng Yu Clan, ang karamihan ay nagbubuntong hininga. Bagamat napagdesisyonan na ang kinalabasan, pinahintulutan ni Xingju ang lahat na masaksihan ng kapangyarihan ng Soul Devouring Clan. Ang ganitong uri ng talento, ang ganitong uri ng kapangyarihan, maliban sa paghanga sa iba, ay nagparamdam sa kanila na sila ay mas mababa sa kanila. Maging ang kasalukuyang 8 Ancient Clans, ang pinakamataas na pag-iral ng Holy Region, ay pareho. Gayunpaman, ang gayong likas na ipinanganak na pinuno na may walang limitasyong potensyal ay mamamatay sa kamay ng prinsipe ng angkan ng Yu. Natural, ito ay isang awa. Piu Xingchen, ito ay isang spar lamang. Sapat na, pinaplano mo ba talagang patayin si Xingju? Huwag mong kalimutan na siya ay isa lamang Azura Battle King. Bilang Azura Battle Emperor, hindi ka ba nakakahiya? Nakikitang masama ang sitwasyon, malakas na saway ni Yao Jun. Bagamat hindi siya gaanong nakipag-ugnayan kay Xingju, nagkaroon siya ng napakagandang impresyon kay Xingju matapos makitang lumalala ang sitwasyon. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit naging ganito ang sitwasyon ay dahil hinayaan niyang makaapekto sa kanyang mga desisyon ang kanyang emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos si Xingju. Dahil dito, anuman ang mangyari, hindi niya kayang panoorin lamang ang pagkamatay ni Xingju. Kahit pumikit ang Monstrous Clan dito, tiyak na hindi siya manunood ng nakahalukip kapang mga braso. Binigyan ko siya ng pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Higit pa rito, kinulit niya ako sa pagtatangkang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Yu Clan at ng Monstrous Clan. Talagang nagkikimkam siya ng malisyosong intensyon. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ngayon, inaalis ko ang pinagmumulan ng kaguluhan para sa Yu Clan at sa Monstrous Clan. Brother Yao Jun, bilang miyembro ng Monstrous Clan, paano ka makakapagmamakaawa para sa ganitong uri ng tao? Tumisi si Yu Xingchen. Paano niya nagawang pakawalan si Xingju ng ganoon kadali? Na-frame ka man o hindi ni Xingju, hindi mo ba alam sa sarili mo? Maliwanag na labanan ito ng mga kaluluwa. Nagtanim ka ng sama ng loob kay Xingju dahil sa pagkatalo mo sa iyo. Patuloy na pagsaway sa kanya ni Yao Jun. Nagdaramdam ako ng sama ng loob. Anong biro? Ako, si Yu Xingchen, ay palaging napakamapagmahal. Hindi ako kailanman yumuko sa antas ng mababang tao. Paano ito? Dahil humingi ng awa si Brother Yao Jun, bibigyan kita ng mukha. Hanggat kaya niya ang aking Phantom Moonslash, ililibrera ko ang kanyang buhay at hindi ko siya gagawing mahirap sa hinaharap. Gayunpaman, kung hindi niya mablock ang Illusory Moonslash ko, masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging mahina niya. Hindi niya masisisi ang iba sa pagkawala ng buhay niya. Malamig na tumawa si Yu Xingchen. Sa isang pitik ng kanyang pulso, talagang pinabilis ng Mystic Moon na iyon ang pagbaba nito, at sunod-sunod na dagandong ang umalangaw sa lahat ng direksyon. Tao! Nang makita ang mga aksyon ni Yu Xingchen, nagnangalit si Yao Jun sa galit. Kung hindi dahil sa protector ng Demon Clan sa tabi niya, inatake sana niya si Yu Xingchen para pigilan siyang patayin si Xingju. Ang Phantom Moon ay mabilis na bumagsak at ang presyon kay Xingju ay dumami. Nakayuko ang kanyang mga paa na nakatapak sa kawalan at pawis na pawis. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng ilang mga tao na iikot ang kanilang mga ulo o ipikit ang kanilang mga mata. Hindi nila kayang makita si Xingju na pinatay ni Yu Xingchen ng ganoon lang. Wow! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakasisilaw na itim na liwanag ang biglang namulaklak mula sa katawan ni Xingju. Kasabay nito, isang dagandong ang umalangaw. Ang boses ay napakatay nga na hindi lamang nayanig ang pandinig ng lahat, kundi pati ang kanilang mga kaluluwa. Masasabing lumaganap ito. Ano yan? Sa sandaling ito, ang lahat ay namangha. Hindi nila maiwasang mamangha. Iyon ay dahil nang mapuno ng malakas na aura na iyon ang buong Saint Region at tumagos sa bawat sulok ng kanilang mga katawan, hindi na nila nagawang manatiling kalmado. Sa kasamaang palad, ang itim na ilaw ay napakaliwanag na ang kanilang mga mata ay sumasakit, at hindi nila makita kung ano ang eksaktong iyon. Wow! Muling umalangaw ang nakakatang na dagandong. Pares ng matatuyog na kamay ang pumutok ng paputok. Ang mga kamay na iyon ay puro itim, ngunit kumikinang ito ng kakaibang liwanag. Napakarami sa kanila na halos imposibleng makita sila ng hubad na mata. Bukod dito, ang bawat kamay ay may hawak na sandata na nagninang ninji na may nakakatakot na presyon. Bang! Ang malalaking kamay ay bumaril sa langit at talagang bumagsak sa Phantom Moon. Ang kakaibang bagay ay ang Phantom Moon, na orihinal na hindi mapigilan, ay talagang tumigil sa pagbagsak sa sandaling iyon. Ito! Ang Phantom Moon slash ni Yu Xingchen ay nablock. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, lahat ay natulala, at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Gayunpaman, nang makita nila ang katawan ng halimaw sa susunod na segundo, sila ay ganap na natulala. Ang Underworld Soul ay nakasuot ng armor.
para siyang Diyos o demonyo, at nakipag-fuse na siya kay Shinju. Kahit na ang katawan ng Underworld Soul Soul ay tila hindi gaanong mahalaga bago ang Phantom Moon, ang pressure na ibinigay niya ay hindi mas mahina kaysa sa Phantom Moon. Nasa par ang dalawa. Ano iyon? Ang pakiramdam na ito, hindi ito isang simpleng battle skill. Ngunit, napakalakas ng kapangyarihan ito. Pwede bang? Ito ay isang soul skill. Ito ang pinakamagaling na soul skill ng Soul Devouring Clan. Hindi ko inaasahan na makakita ng soul skill na nawala sa Sacred Region. Tama, isa talaga itong soul skill. Ang ganitong uri ng pressure na nakatuon sa kaluluwa ay maaari lamang maging isang maalamat na soul skill. Bukod dito, ang soul skill na ginamit ni Shinju ay hindi mas mahina kaysa sa Phantom Moon Slash sa mga tuntunin ng ranggo. Ito ay hindi bababa sa isang mid-emperor rank soul skill. Bulalas ng dalawang monstrous clan protectors sa paghanga habang nakatingin sila sa mapang akit. Underworld Soul Soul Skill. Hindi lang ang brat na ito mula sa Soul Devouring Clan ay nagtataglay ng napakalakas na bloodline power, nakakahawak pa siya ng ganoong soul skill. Kung hahayaan siyang magpatuloy sa paglaki, natatakot ako na ang Soul Devouring Clan ay tunay na babangon muli. Iyon ay magiging isang ganap na banta sa ating 8 Ancient Clans. Sa sandaling iyon, maging ang 10 Management Elder ng Yu Clan ay nagkaroon ng bagong antas ng paggalang kay Shinju. Gayunpaman, sa parehong oras ay napabulala sila sa paghanga, mas nag-aalala sila. Hindi nila nais na banta ng sinuman o anumang bagay ang kasalukuyang posisyon ng Yu Clan. Gayunpaman, ang hitsura ni Shinju ay nagkataon na nagparamdam sa kanila ng labis na banta. Nang maramdamang masama ang sitwasyon, sinimulan din ni Yu Xingchen na gamitin ang Phantom Moon Slash nang hindi nagpipigil. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Shinju na makatakas. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Sa sandaling iyon, talagang nakaramdam siya ng walang hanggan ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang Phantom Moon Slash na maaaring durugan ang lahat at sirain ang mundo ay hindi na nagawang bumaba. Ito ay ganap na hinarang ng Underworld Soul Guard ni Shinju. Wow! Biglang, ang Underworld Soul Guard ay nagpakawala ng isa pang dagandong. Ang mga layer ng Invisible Hurricanes ay nagsimulang lamunin ang sagradong rehiyon. Ang malakas na kapangyarihan ay isang bagay na kahit na ang hukbo ng Monstrous Clan ay hindi makayanan. Wala silang choice kundi umatras sa malayo. Maging ang dalawang protector ng Monstrous Clan at ang 10 Management Elder ng Yu Clan ay nakadama ng bakas ng pressure habang nakatayo sila sa loob ng mga bagyo. Gayunpaman, ang pinakahindi maisip na bagay ay nahabang nilalamon ito ng mga bagyo, ang Phantom Moon Slash ay talagang nagsimulang maging ilusyon. Ang peak battle skill ng Yu Clan ay talagang bumagsak. Anong kapangyarihan ang taglay ng katawan nitong Soul Eater Brat? Bakit parang hindi maubos? Ang mga matatanda ng Yu Clan ay tumingin kay Yu Xingchen. Alam nila na hindi ang soul skills ni Shinju ang mas malakas kaysa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Yu Clan. Sa halip, si Shinju ay mas malakas kaysa kay Yu Xingchen. Ang dahilan niyan ay dahil ang mga teknik na ginamit nilang dalawa ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan. Sa ganoong paghaharap, walang katapusan nilang pinapagod ang kanilang mga sarili, at sa sandaling iyon, si Yu Xingchen ay malinaw na walang laban kay Shinju. Habang hinahaplos nila ang kanilang mga sarili, ang apoy ng Underworld Soul Guard ay lumakas at lumakas, habang ang ilusyonaryong buwan ay unti-unting lumalabo. Sa wakas, nawala ito sa mabituing kalangitan. Kasabay nito, ang ilusyonaryong buwan sa likod ni Yu Xingchen, pati na rin ang liwanag ng bituin sa paligid niya, ay nawala rin. Spurt! Biglang samuka si Yu Xingchen ng malaking subo ng dugo. Hindi man lang makatayo sa ere ang mahina niyang katawan. Kung hindi dahil sa mga matatanda ng Yu Clan na sumusuporta sa kanya sa oras, malamang na bumagsak siya. Talagang natalo ako. Sa suporta ng mga matatanda, nag-aatubili na itinaas ni Yu Xingchen ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nakakatakot na mapatla, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ang pagkahapo ay kitang-kita sa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, nagsimula ring maglaho ang Underworld Soul Guard ni Shinju. Nang hamupa ang itim na apoy, si Shinju lamang ang nakatayo sa bakanteng rehiyon. Brother Shinju, okay ka lang ba? Nang makita ito, nagmamadaling lumipad si Yao Jun, labis na natatakot na may mangyari kay Shinju. Ayos lang ako. Tumiti si Shinju at ikan-away ang kanyang kamay. Bagamat ang Underworld Soul Guard ay labis na nagbubuwis, hindi pa nito naabot ang kanyang limitasyon, kaya hindi ito nagdulot ng backlash tulad noong nakaraan. Sa pangkalahatan, ang kasalukuyang sitwasyon ni Shinju ay medyo mas optimistiko kaysa kay Yu Xingchen, ngunit hindi mas mahusay. Nang makitang maayos si Shinju, hindi nag-alala si Yao Jun. Sa halip, natuwa siya at mabilis na tinanong si Yu Xingchen. Yu Xingchen, nabasag na ni Brother Shinju ang iyong Illusory Moonslash. May sasabihin ka pa ba, Emph? Huwag mag-alala, lagi kong tinutupad ang aking salita. Bagamat labis na ayaw ni Yu Xingchen, pagkatapos ng lahat, nakapagsalita na siya ng malalaking salita noon. Sa sandaling iyon, kahit na ayaw niyang mag-compromiso, wala siyang ibang pagpipilian. Para sa 10 manager elders ng Yu Clan, hindi rin nila aatakehin si Shinju. Kung hindi, ito ay katumbas ng pagsampal sa sarili nilang mga mukha.
Matapos marinig ang mga salita ni Yu Xingchen, halos lahat ng iba, maliban sa Yuklan, ay nakahinga ng maluwag para kay Xingju. Bagamat hindi sila ng ahas na tiyakin kung gagawin o hindi ng Yuklan ang mga bagay na mahirap para kay Xingju sa hinaharap, hindi bababa sa kasalukuyang panganib ay maaring maluso. Emph. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang ripple ang biglang dumating mula sa Demon Dragon Mountain sa ibaba. Matapos maramdaman ang ripple na iyon, ang lahat sa Changji ay labis na nagulat. Ang kapangyarihan ng Illusory Mon. Sa sandaling iyon, halos lahat ay sabay-sabay na nagsabi ng mga salitang iyon dahil ang kakaibang ripple ay ang kapangyarihan ng Illusory Mon. Kalokohan. Ngunit kung ikukumpara sa karamihan, ang mukha ni Xingju ay lubos na nagbago. Binaliwala ang kanyang kasalukuyang mga pinsala, sabik siyang sumugod sa Demon Dragon Mountain. Maliban sa kapangyarihan ng Illusory Mon, nakaramdam din siya ng pamilyar na aura. Si Li Xiaohan iyon. Whoosh 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 whoosh. Halos kasabay ng paggalaw ni Xingju, ang mga tao mula sa Yuklan at ang hukbo ng Monstrous Clan ay lumipad din pababa, gustong makita kung ano ang nangyayari. Sister Xiaohan, Sister Xiaohan. Matapos makapasok sa Demon Dragon Mountain, narinig ni Xingju ang tawag ni Bowyer. Nang tumingin sa ibabaw, ang kanyang orihinal na panik na ekspresyon ay ipinakita sa sukdulan. Iyon ay dahil ang palasyong pinagtataguan noon ni na Bowyer at Li Xiaohan ay durog na durog na. Nagkalat ang mga piraso ng durog na bato kung saan-saan. Sabik na sigaw ni Bowyer, at nasa yakap niya si Li Xiaohan. Sa sandaling iyon, si Li Xiaohan ay nahimete na, ngunit makikita na siya ay dumanas ng matinding sakit bago siya nawala ng malay. Ang maputi niyang balat ay naging dark green na. Mga patong-patong nakakaibang gas ang nananatili sa paligid niya, na parabang sinusunog ang kanyang katawan. Bukod dito, maliban sa kakaibang gas, isang malaking kalawakan ng liwanag ng bituin ang tila pumuno sa mundo. Iyon ang kapangyarihan ng Illusory Mon sa loob ng katawan ni Li Xiaohan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Illusory Mon ay hindi sadyang pinakawala ni Li Xiaohan. Sa halip, tila ito ay pinilit na palabasin ng kakaibang gas. Ang spectral poison gas, na matagal ng tahimik, ay talagang sumiklab sa sandaling iyon. Bukod dito, masasabing ito ay ilang beses na mas marahas kaysa dati, na parabang lalamunan nito ang katawan ni Li Xiaohan. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 130, Shiro War Memorial. Xiaohan. Tumipad pababa si Xingju at hinayla si Li Xiaohan sa kanyang mga bisig. Naramdaman ang malamig na temperatura ng katawan ni Li Xiaohan at ang kanyang lalong mahinang aura, labis siyang nabalisa. Xiaodan, ito ba ang nakalalasong gas sa katawan ni Sister Xiaohan? Si Bowyer, na nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang epekto ng spectral poison, ang pagpapahirap na pinagdadaanan ni Li Xiaohan. Basang-basa na ng luha ang matamis niyang pisngi at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Oo, tumanggaw si Xingju. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata kay Li Xiaohan. Sa sandaling ito, kung si Li Xiaohan ay dumaranas ng pisikal na sakit, kung gayon si Xingju ay dumaranas ng mental torture. Bakit nakakatakot? Dalawang matandang lalaki, bakit hindi ka pumunta para tumulong? Sigaw ni Bowyer sa Demon Clan's Protectors sa takot. Nang makita ito, mabilis na lumipad pababa ang dalawang protector at gustong tumulong. Hindi sila pinigilan ni Xingju. Kung tutusin, silang dalawa ay mga pag-iral na higit sa kanya. Marahil mayroon silang isang paraan, kahit na ito ay kapakipakinabang lamang ng kaunti. Ngunit pagkatapos ng ilang pagsisikap, ang dalawang tagapagtanggol ay umiling ng walang magawa, na nagpapahayag ng kanilang kawalan ng kakayahan. Wala ba talagang antidote para sa ghost poison gas? Demon Emperor. Senior Demon Emperor, maaari ka bang lumabas at iligtas ang buhay ng aking kasintahan? Sa sandaling ito, umungal si Xingju patungo sa langit at tinawag ang pangalan ng Demon Emperor. Niyanig ng boses niya ang buong mundo. Maging ang mga bundok at ilog ay nanginginig. Ngunit ito ay walang silbi. Maliban sa nanginginig na boses ni Xingju, ang Demon Dragon Mountain ay napakatahimik. Walang tugon mula sa sinuman. Sa kabutihang palad, ang sitwasyong ito ay hindi tumagal. Unti-unti, huminto ang pagtagas ng kapangyarihan ni Li Xiaohan ng Mystic Moon. Ang kanyang dark green na balat ay bumalik na rin sa dati nitong kutis. Gayunpaman, ang makatarungang kutis na ito ay mapatla. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay galing sa aking Yuklan. Bakit hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandahan? Habang si Xingju at ang iba ay nag-aalala tungkol sa nakalalasong gas sa katawan ni Li Xiaohan, ang Yuklan ay inoobserbahan din ang lahat. Sa pagtingin sa maselang mukha ni Li Xiaohan, ipinakita ni Yu Xingchen ang isang mapagimbat na ekspresyon. Oo, ang purong kapangyarihan ng Illusionary Mon ay hindi dapat kilala sa clan. Kasabay nito, ang 10 matatanda ng Mon Clan ay labis ding nalito. Bastos, si Xiaohan ay hindi miyembro ng Yuklan. Galit na sagot ni Xingju. Tingnan mo kung gaano kalinis ang kapangyarihan ng Illusory Mon. Ang lakas ng loob mo na sabihin na hindi siya miyembro ng Yuklan. Hayaan mong tanungin kita, sa sagradong rehiyon, bukod sa mga miyembro ng aking Yuklan, sinong ibang mga angkan ang maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng ilusyon na buwan? Umiling si Yu Xingchen. Manahimik ka, at tanggalin mo yung walang hiyang titig mo. Kung maglakas loob kang gumamit ng anumang kasuklam-suklam na paraan sa Litleihan, hinding-hindi kita bibitawan.
Sa sandaling ito, nag-aalala si Xingju kay Li Xiaohan. Ayaw niya talagang sayangin ang hininga niya. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang babalaan si Yu Xingchen na huwag gamitin ang lihim na kasanayang iyon kay Li Xiaohan. Magaling, Xingju. Ngayon lang kita binitawan, tapos ngayon naglakas loob ka na bantayin ako. Malinaw na miyembro siya ng Yu Clan, pero iginigit mo na hindi siya. Isa pa, ano ang nakakatakot na aura na iyon ngayon? Oh, alam ko, siguradong kinidnap mo ang isang miyembro ng Yu Clan at nagsagawa ng hindi masabi-sabing pananaliksik tungkol sa kanya. Delikadong tao ka talaga. Ang lakas ng loob mong tiktikan ang mga sikreto ng Yu Clan. Mga elder, hulihin mo itong si Xingju at ang babaeng iyon pabalik sa clan. Kailangan natin silang tanungin ng maayos. Ngunit sinong mag-aakala na si Yu Xingchen ay talagang gagawa ng maling paratang? Kung sino ang gustong kunin si Nashadan at Sister Xiaohan ay dadaan muna sa akin. Noon lang, nagmamadaling tumalon si Bao Er sa harap ni Xingju at Li Xiaohan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at tinanguan ang dalawa sa kanyang likuran. Hey, Little Sister Bao Er, hindi ka ba natatakot sa akin para sa pagpapakita sa harap mo ng ganito? Tinitingnan ang hubog na katawan ni Bao Er at ang kanyang matamis at mapuputing pisngi, walang kahihiyang pinunasan ni Yu Xingchen ang kanyang laway. Hindi niya inisip ang Yao Clan. Maglakas loob ka ba? Bago makapagsalita si Bao Er, dumating si Yao Jun sa harap ni Bao Er. Dahil alam na napag-aralan ni Yu Xingchen ang gayong lihim na kasanayan, kailangan niyang magingat. Kung tutusin, wala siyang kaluluwang tulad ni Xingju na maaring makakita sa kanya. Prinsipe Xingchen, mas mabuting huwag kang tumawid sa linya. Kasabay nito, namumukod-tangi rin ang dalawang tagapagtanggol ng Yao Clan. Kung si Xingju lang ang pinupuntirya ni Yu Xingchen, maaari nilang baliwalain ito. Ngunit naglakas loob siyang kretuhin si Bao Er ng ganito, at hindi sila maaaring maupo at manood. Siya ang prinsesa ng kanilang angkan, at kinakatawan niya ang kinabukasan ng Yao Clan. Kahit na nasa panganib ang kanilang buhay, protektahan nila siya ng kanilang mga buhay. Xingju, sa wakas ay alam ko na kung bakit ka napakamayabang. Kaya umaasa ka sa nakababatang kapatid na si Bao Er para suportahan ka. Sai, mababa talaga ang tingin ko sa'yo. As a man, you rely on a little girl to back up you. Hindi ka ba nahihiya? Si Yu Xingchen ay hindi galit o galit. Sinamantala niya ang pagkakataon para kutsayin Xingju. Pagkatapos ay hayaan ko siyang i-backup. Ano sa tingin mo? Ngunit sa pagkakataong ito, nang matapos magsalita si Yu Xingchen, isang boses na puno ng pressure ang bumaba mula sa langit. Hindi lamang napuno ng boses na iyon ang buong Monster Dragon Mountain, ito ay parang isang malaking mundo ang bumababa, na pinipigilan ang lahat mula sa angkan ng Yu. Napakalakas ng kapangyarihang iyon na hindi banggitin si Yu Xingchen, maging ang 10 manager elders ng Yu Clan ay nanlamig. Pakiramdam nila ay nahaharap sila sa isang hindi mapigil ang malaking kapangyarihan. Agad na nabasa ang kanilang mga noo sa pawis, at sila ay naghahabol ng hininga. Ngunit ang kakaibang bagay ay, habang ang Yu Clan ay parang kaharap ang isang malaking kaaway, ang Yao Clan ay tahimik. Maging ang boses na iyon ay pumasok sa kanilang mga tainga ng napakalambot. Mararamdaman lang na hindi simple ang taong dumating. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinaka nakakagulat ay ang may-ari ng boses ay isang babae. Sa banal na rehiyon, ang bilang ng mga babaeng Azura Battle Emperors ay mabibilang gamit ang mga daliri ng isang tao, at ang mga maaaring sugpuin ng elder ng Yu Clan ay mas hindi pa naririnig. Kailangang malaman ng isa na ang 10 ay mga taong nabuhay ng halos 10,000 taon. Mayroon silang malakas na lakas, at ilan sa kanila ay nakarating na sa rurok ng Azura Battle Emperors. Sino ta? Malakas na sumigaw ang elder ng Yu Clan. Bagamat malakas at malinaw ang kanyang boses, may bahid ng takot sa loob nito. Hindi lang niya pinigilan ang mga ito sa ganoong paraan, ipinahayag pa niya na sinusuportahan niya si Xingju. Maliwanag, hindi inilagay ng taong ito ang angkan ng Yu sa kanyang mga mata. Ano? Hindi mo man lang ako nakikilala. Muling tumunog ang boses ng babae. Kasabay nito, isang kaakit-akit at magandang figure ang bumaba mula sa langit. Si Fairy Ying iyon. Ang puting damit ni Fairy Ying ay pumapapadpad sa hangin. Mga tuldok ng bituin ang nananatili sa kanyang katawan. Siya ay may isang napakagandang hitsura at isang pinong pag-uugali. Hindi siya kamuka ng isang diwata, ngunit ay isang diwata. Ikaw talaga. Matapos makita si Fairy Ying, ang mga ekspresyon ng 10 Yu Clan's manager elders ay nagbago ng husto. Ang puti-puting kutis nila ay naging maputi. Sila ay kasing pangit na maaari nilang maging. Ito ay labis na ang mga kalansay na nabuhay sa libu-libong taon, na palaging kalmado at nakolekta, ay talagang nanginginig. Isa pa, puno ng takot ang kanilang mga mata. Ito ay tunay na takot. Ito. Sa totoo lang. Hindi lang sila. Maging ang dalawang protector ng Monstrous Clan ay labis na nabigla. Napalaki ang bibig nila sa gulat. Mga matatanda, kilala niyo ba siya? Sa sandaling iyon, ang taong labis na nagulat ay walang iba kundi si Yu Xingchen. Hindi niya akalain na ang may-ari ng nakakatakot na aura na iyon ay talagang napakagandang babae. Bukod dito, ang babaeng iyon ay miyembro ng Yu Clan. Iyon ay dahil ang kapangyarihan ng Illusionary Moon sa tabi niya ay isang bagay na kahit si Yu Xingchen ay hindi maihahambing.
Bagamat siya ay isang prinsipe ng Yuklan, hindi pa niya narinig ang ganoong tao sa Yuklan. Siya ang makasalanang pumatay sa pinuno ng angkan ng aming Yuklan 500 taon na ang nakalilipas, ang tanging babae sa 8 emperors, ang Moon Emperor. Sagot ng isa sa mga elder. Moon Emperor, Yui. Siya ba talaga? Pero 10,000 taon na siyang nabuhay. Paano pa siya magkakaroon ng ganito kagandang hitsura? Nang marinig ang sagot ng matanda, nakaramdam din ng hindi paniniwala si Yu Xingchen. Hindi pa niya nakita ang Moon Emperor dati. Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa kanya. Ang 8 emperors of the ancient era ay naging tanyag lahat sa isang labanan 10,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit pagkatapos ng 10,000 taon, pagkatapos maranasan ang pag-aaksaya ng oras, kahit na ang ilang mga super expert ay nagtataglay ng napakatinding kapangyarihan, hindi nila nagawang mapanatili ang kanilang kabataang hitsura. Halimbawa, ang 10 manager elders ng Yuklan at ang 2 protectors ng Monstrous Beast Clan. Bagamat hindi pa sila nakaranas ng 10,000 taon, sila ay may edad nang hindi na makilala. Kahit na mayroon silang napakaraming kakayahan o mataas na uri ng mga gamot na pellets, hindi nila naibalik ang kanilang kabataang hitsura. Ngunit ang Moon Emperor na nasa harapan nila ay hindi lamang napakabata, napakaganda rin niya. Tilabanan lang niya ng common sense. Hindi kaya ng iba, pero kaya niya, dahil naman niya ang pinaka-perpektong bloodline power ng Yuklan natin. Naiintindihan ang pagkalito ni Yu Xingchen, ipinaliwanag ng isa sa mga matatanda. Whoosh! Sa pag-aakalang totoong nagpakita ang Moon Emperor, pinitik ni Yu Xingchen ang kanyang pulso, at may lumitaw na badge sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe. Ngunit bago pa man umalis ang ripple ng enerhiya sa Monstrous Dragon Mountain, napigilan ito ng isang pagsabog ng malakas na kapangyarihan, at pilit na binura. Paano ito mangyayari? Baka nakagawa ka na ng tagumpay sa Azura Battle Saint. Nang makitang nabigo ang mensahe, lalo pang naalarma ang mga elder ng Yuklan. Kahit nakapikit ay nai-imagine nila kung sino ang nagpatigil sa lahat ng ito. Dapat malaman ng isang tao na ang communication badge ng Yuklan ay napakalakas. Hindi pa banggitin ang mga ordinaryong spirit formation, hanggat ito ay matagumpay na naipadala, walang makakapigil dito. At sa ngayon, walang spirit formation sa labas ng Monstrous Dragon Mountain, ngunit ang ripple ng enerhiya ay natigil matapos itong ipadala. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nalampasan na ni Fairy Ying ang mga pagpigil ng mga tao at nahawakan ng isang napakalakas na kapangyarihan. Siya ang pinakamataas na kaharian na hinabol ng mga tao, ang Azura Battle Saint. Dahil alam mo na, bakit ka magtatanong? Sa totoo lang, hindi mo kailangang matakot. Hindi naman ako walang hiya gaya ninyong lahat, at hindi ako mahilig magpahirap sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, sina Xingju at Li Xiaohan ay aking mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Bilang kanilang nakatatandang kapatid na babae, hindi ko maaaring baliwalain ang pakikitungo mo sa kanila. Paano ito, bawat isa sa inyo ay mag-iwan ng isang braso, at pansamantala kong tatandaan ang utang ngayon. Napangiti si Fairy Ying kay Yu Xingchen at sa iba pa. Ang kanyang ngiti ay lubhang kaakit-akit, ngunit ang mga salitang binigkas niya ay naging dahilan upang sila ay manginig. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Fairy Ying, si Yu Xingchen at ang iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi sila naglakas loob na pabulaanan siya. Ikaw ba mismo ang gagawa, o kailangan mo ng tulong ko? Nang makita ang kanilang pag-aalinlangan, hindi sinasadyang pinunasan ni Fairy Ying ang kanyang purong puti at makinis na mga palad, na nagpapakita ng kanyang pagkainip. Diyos ng digmaan Azura. Kabanata 131, Yu Ying, huwag masyadong lumayo. Malamig na sabi ng isang elder ng Yuklan. Pow! Ang lakas ng loob mo na tawagin akong Yu Ying. Gaano ka bastos? Gayunpaman, nang matapos magsalita ang matanda, isang matunog na sampal ang nagpalipad sa kanya sa malayo. Ang higit na ikinagulat ng angkan ng Yu ay maging si Yu Xingchen at ang iba pang 9 na matatanda, na hindi pa nagsasalita, ay sinampal din sa malayo. Mula sa namamagang mukha at dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, malinaw na hindi naging magaan ang sampal. Yu Ying, nakagawa ka ng pagtataksil at sinaktan ng matandang patriarch. Ngayong nahulog na kami sa iyong mga kamay, wala na kaming balak na lisanin ang lugar na ito ng buhay. Patayin mo kami kung gusto mo, pero huwag mong isipin na ipahiya kami. Matigas na sigaw ng matanda habang tinatakpan ang mukha. Dahil nagmamadali kang mamatay, hindi ko pagbibigyan ng iyong hiling. Maaring maligtas ka sa kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Puff puff puff. Ah! Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Fairy Ying. Sa isang iglap, tumalsik ang dugo kung saan-saan habang siya ay sumisigaw sa sakit. Ang kanang braso ng maharlikang miyembro ng Yuklan at ang 10 matatanda ng Yuklan ay sumabog lahat, na naging isang pool ng dugo na umulan. Ang karamihan ng tao mula sa Demon Race ay natigilan nang makita nila ito. Ang isang makapangyarihang elder ng Yuklan ay talagang napilayan ang kanyang braso ng walang anumang babala. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Sa totoo lang, si Xingju lang ang hindi sanay sa ganoong eksena. Kung tutusin, kahit ang 6 na elder ng Sacred Alliance ay hindi nakayanan ng isang suntok ni Fairy Ying. Yu Ying, patayin mo kami kung manggahas ka, ngunit tiyak na ipaghihiganti tayo ng aming patriarch.
Sa pagtitiis sa sakit ng pagkawala ng kanyang braso, ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na umatungal. Sa totoo lang, naglakaslob lang siyang kumilos ng mayabang dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ang Yu Clan at Emperor Yu ay nakabuo na ng hindi mapagkakasunduang sama ng loob. Dahil mamamatay pa rin siya, maaari rin siyang mamatay sa isang heroic death. Patriarch. Si Yu Tian si ba, sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang maging pinuno ng clan ng walang pahintulot? At saka, sa tingin mo ba siya lang ang makakapaghiganti sa'yo? Hindi naman sa mina maliit kita, pero sino sa Yu Clan ang makakapigil sa akin ngayon? Tumisi si Fairy Ying, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ikaw. Sa sandaling ito, itinuro ng elder ng Yu Clan si Fairy Ying gamit ang nanginginig na daliri, na parang gusto niyang sumagot. Gayunpaman, wala siyang masabi sa sandaling ito. Tulad ng sinabi ni Fairy Ying, maging ang pinuno ng Yu Clan ay nasa tuktok lamang ng antas ng Azura Battle Emperor. Azura Battle Sage, ito ang layunin na hinabol ng lahat ng mga magsasaka, ngunit ito rin ay isang hindi maabot na layunin. Sa buong sanctuary, ilang tao ang maaaring umabot sa antas na ito. Kahit na sa nakalipas na 10,000 taon, napakakaunting mga tao ang maaaring umabot sa hakbang na ito. Ngayong nakapasok na si Fairy Ying sa kaharian na ito, tiyak na hindi ito magandang bagay para sa angkan ng Yu. Sa halip, ito ay isang bangungot. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatay ngayon. Kaya, hindi mo kailangang kumilos ng mahigpit dito na may determinasyon na mamatay. Scram, kayong lahat. Tulungan akong magpasa ng mensahe kay UTNC. Pupunta ako sa Yu Clan para bisitahin ang Patriarch sa lalong madaling panahon. Sana ay handa na siya sa pag-iisip. Ikinaway ni Fairy Ying ang kanyang kamay at hindi sila pinansin. Sa halip, inikat niya ang kanyang balingkinitang katawan at naglakad sa ere patungo sa grupo ni Xingju. Nang makitang talagang binabaliwala sila ni Fairy Ying, hindi makapaniwalang nagkatinginan ang mga miyembro ng Yu Clan sa isa't isa. Ang Yu Emperor, na hinabol ng Yu Clan 500 taon na ang nakakaraan, ay talagang pinabayaan sila. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, biglang nawala ang kanilang dating kilos at tumakas sa malayo ng walang pag-aalinlangan. Tulad ng mga asong gala, hindi sila lumingon. Naglakad si Fairy Ying sa hangin. Maliban kay Xingju, ang iba ay may bahid ng takot sa kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang ng ahas na tingnan siya sa mata. Kung tutusin, may kaharap silang nakatayo sa tuktok ng sanctuary. Hindi lamang siya isa sa 8 Ancient Emperors, ngunit isa rin siyang Azura Battle Sage. Sa sandaling ito, halos lahat mula sa Demon Clan ay nakangiti sa kanya, ngunit hindi sila ng ahas na humakbang pasulong upang magsalita. Para naman kay Fairy Ying, tuluyan niyang binaliwala ang kanilang mga titig. Naglakad siya sa harap ni Xingju at tiningnan ang mga sugat ni Li Xiaohan. Sister Ying, kumusta si Xiaohan? Nag-aalalang tanong ni Xingqing. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay napakalakas na, si Fairy Ying ay pagkatapos ng lahat ay makapangyarihan at may karanasan. Baka makaisip siya ng solusyon. Huwag kang mag-alala, ang ghost poison gas ay tumigil sa pag-arte. Dapat magising si Xiaohan. Gayunpaman, ang pag-atake sa pagkakataong ito ay mas malubha kaysa dati. Natatakot ako na sa susunod ay. Nag-alala si Fairy Ying. Pagkatapos ay tinanong niya si Xingju. Paano ang Demon Emperor? Ano ang sinabi niya? Ang Senior Demon Emperor ay palaging nag-iisa. Hindi pa natin siya nakikita. Matapat na sagot ni Xingju. Ano? Lagi siyang nag-iisa. Ang lalaking ito ay talagang marunong pumili ng oras para mag-isa. Talagang iniwan niya rito ang aking kapatid na may malubhang sakit. Saan siya nagsasaka? Dalhin mo ako doon. Tumayo si Fairy Ying at sinabi sa dalawang protector ng Demon Clan. Ang kanyang saloobin ay hindi magalang sa lahat. Masasabing siya ang nag-uutos sa kanila. Sa sandaling ito, sa wakas ay binawi ni Fairy Ying, ang Moon Monarch, ang kanyang kabaitan kina Xingju at Li Xiaohan. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang nagyayelong pagmamataas. Ha! Parang naramdaman ang intensyon ni Fairy Ying, tumingin sa kaliwat kanan ang dalawang protector ngunit hindi sumagot. Dapat malaman ng isang tao na ang Demon Emperor ay nag-iisa upang makapasok sa Azura Battle Sage. Kung iistorbahin nila siya ngayon, hindi lang sila mabibigo, baka makaranas pa sila ng backlash. Iyon ay magiging isang hindi na mababawi na pagkawala para sa Demon Clan. Natural na ayaw nilang abalahin ni Fairy Ying ang Demon Emperor. Senior Moon Monarch, alam ko kung saan nililinang ni Master ang pag-iisa. Mangyaring sumunod sa akin. Sa sandaling ito, tumayo si Bowyer ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang niya pinansin ang mga titig ng dalawang protector, nilaybat pa niya ang mga mata sa kanya. Gamit ang isang alon ng kanyang berdeng pakpak, lumipad siya sa himpapawid at lumipad patungo sa kailaliman ng Demon Dragon Mountain. Para naman kay Fairy Ying, natural niyang sinundan sila ng walang pag-aalinlangan. Binuhat din ni Xingqing ang walang malay na si Li Xiaohan at sumunod na malapit sa likuran. Sigh. Nang makita ito, ang dalawang tagapagtanggol ng Demon Clan ay bamantong hininga ng walang magawa. Ang kanilang prinsesa ay pumanig sa isang tagalabas. Walang katapusan ito, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng sunod-sunod na buntong hininga, pinangunahan ng dalawang protector ng Demon Clan ang natitirang Demon Clan at sumunod.
Sa kailaliman ng Demon Dragon Mountain, mayroong isang malawak na karagatan. Ang karagatang ito ay walang hangganan at napakalawak. Gayunpaman, ang tubig dagat ay hindi asul. Sa halip, ito ay madilim na berde at naglalabas ng makapal na aura ng demonyo. Senior Moon Monarch, nasa ibaba si Master. Pagkatapos umikot sa itaas ng maulap na karagatan ng ilang sandali, kinumpirma ni Bowyer ang lokasyon ng pag-iisa ng Demon Emperor. Whoosh! Tumanggo si Fairy Ying bilang kasiyahan. Pagkatapos, sa isang alon ng kanyang manggas, ang tahimik na karagatan ay hinalo ng nagngangalit na hangin at malalaking alon. Bang, 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 bang. Sa isang iglap, sunod-sunod na tunog ang nagmula sa karagatan. Napakalakas ng tunog kaya nilunod nito ang dagandong ng mga alon. Higit pa rito, ang mga ripple ay nagsimulang gumawa ng kalituhan sa tubig na naglalabas ng kumikislap na liwanag. Ito. Nang makita ang eksenang ito, ang mga miyembro ng Demon Clan ay natulala. Alam nila na unti-unting gumuho ang spirit formation na itinayo ng Demon Emperor. Dapat malaman ng isang tao na ang Demon Emperor ay gumugol ng malaking pagsisikap na mag-setup ng ganoong porma sayo ng espiritu upang maiwasan ang iba na makagambale sa kanya. Ngunit ang napakalakas na spirit formation ay hindi nakayanan ng isang suntok ni Fairy Ying. Maaari niyang sirain ito sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Dahil dito, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Ang kapangyarihan ng isang Azura Battle Saint ay talagang hindi maihahambing sa isang Azura Battle Emperor. Sa sandaling ito, ang mga tagapagtanggol ng Demon Clan ay hindi napigilan ang kanilang mga tingin kay Shinju. Nagsimulang maging komplikado ang kanilang mga tingin kay Shinju. Natuwa sila sa loob na hindi sila naging kaaway ni Shinju. Gayunpaman, pinagsisisihan din nila ang hindi pagtulong kay Shinju sa lahat ng mayroon sila. Dapat malaman ng isang tao na ang isang Azura Battle Saint ay napakalakas na kaya niyang sirain ang buong mundo sa isang sulyap. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, maaari niyang baguhin ang istruktura ng sanctuary. Nalampasan na niya ang mga limitasyon ng mga tao at isang pag-iral na pinakamalapit sa mga Diyos. Kahit na may mga ganoong tao sa Demon Clan, nag-iisa sila hindi nagtagal matapos ang labanan 10,000 taon na ang nakalilipas. Habang ang mga bagay ay nakatayo, ito ay hindi alam kung ang tinatawag na Azura Battle Saint ay buhay pa o hindi. Kaya, sa kasalukuyang lakas ni Fairy Ying, siguradong mababawasan niya ang lahat sa sanctuary. Gayunpaman, talagang may suporta si Shinju para protektahan siya. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakinas ang magiging landas niya sa hinaharap. Higit pa rito, si Shinju ay nagtataglay ng napakapangit na talento. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, hindi magiging imposible para sa kanya na maging susunod na walang hanggan na kaluluwa. Kahit sino ay gustong makipagkaibigan sa gayong tao. Naturally, ang mga protectors ng Demon Clan ay walang exception. Kuhuhu. Habang ang mga protectors ng Demon Clan ay lihim na nagsisisi sa kanilang mga ginawa, ang Jadigree na dagat sa ibaba ay sumailalim na sa isang nakakapanghinang pagbabago sa lupa. Tumawak palabas ang malaking whirlpool, at lumitaw ang isang marilag at napakarilag na kuta. Ang nakasisilaw na kuta na iyon ay ang liblib na lokasyon ng paglilinang ng Demon Emperor. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa sandaling ito, nanguna si Fairy Ying at pumasok sa kuta. Habang nasa daan, gaano man kakapal ang pinto, automatiko itong bumukas. Gaano man kalakas ang hadlang, automatiko itong malulusaw. Sinundan siya ni Shinju at ng iba pa. Habang namamangha sila sa makapangyarihang lakas ni Fairy Ying, namangha rin sila sa istruktura ng kuta. Halos lahat ng sulok ng kuta ay natatakpan ng harang, kaya't napakatibay nito. Creak. Kasunod ng mabagal at mabigat na tunog, sa wakas ay bumukas ang huling pinto. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang magulong eksena, ang pagtaas ng singaw, ang mga sirang bagay, lahat ay nagsabi sa kanila na isang matinding labanan ang naganap dito. Gayunpaman, bukod doon, walang bakas ng sinuman. Nangangahulugan ito na wala rito ang Demon Emperor. Guro, guro, nasaan ka? Huwag kang magbiro, lumabas ka dali. Sa sandaling ito, ang pinakanababalisan na tao ay si Bowyer. Siya ay sumigaw ng malakas at nagsimulang tumakbo sa paligid ng kuta upang hanapin ang Demon Emperor. Iyon ay dahil ang eksena sa harap nila ay nagdulot sa kanila na hindi sinasadyang magkaroon ng masamang pakiramdam. Na ang Demon Emperor ay maaaring nakatagpo ng isang sakuna. Kasabay nito, kumalat din ang mga miyembro ng Demon Clan at nagsimulang hanapin ang Demon Emperor. Ang mga protector ng Demon Clan ay naglabas pa ng kanilang mga token para makipag-ugnayan sa Demon Emperor. Gayunpaman, wala silang natanggap na tugon. Sa sandaling ito, ang Demon Clan ay nasa ganap na gulo. Parang nabaliw ang lahat. Maliban sa mga matandang halimaw na nasa loob ng 10,000 taon, ang Demon Emperor ay talagang ang pinakamalakas na eksperto ng Demon Clan. Siya ang taong may pinakamataas na pagkakataong makalusot upang maging isang Azura Battle Saint. Kahit na hindi siya ang patriarch ng Demon Clan, siya ang tunay na kinatawan ng Demon Clan. Ang kanyang lakas ay kumakatawan sa lakas ng Demon Clan. Kung may mangyari sa kanya, walang alinlangan na malaking sakuna ito para sa Demon Clan. Malamang na mayayanig nito ang katayuan ng Demon Clan sa 8 Ancient Clans. Maaaring maalog pa nito ang pundasyon ng Demon Clan sa loob ng 10,000 taon. Diyos ng digmaan Azura!
Kabanata 132, Demon Emperor. Gayunpaman, kung paanong ang lahing demon ay nasa estado ng kaguluhan at naghahanap ng mga bakas ng Demon Emperor sa Kuta. Si Fairy Ying naman ay nanatili sa malawak na bulwagan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang lahat sa paligid, na parabang gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Kasabay nito, ganoon din ang ginagawa ni Xingju. Si Fairy Ying ay umasa sa kanyang makapangyarihang lakas, habang si Xingju ay umaasa sa kaluluwang pangunawa ng Spirit Eater Race. Paano ito nangyari? Sa wakas, binuksan ni Xingju ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Naramdaman mo ba, sa sandaling ito, ang magagandang mata ni Fairy Ying ay nakatitig kay Xingju. Parang gusto niyang malaman ang sagot nito para makumpirma ito. Naramdaman ko na mayroong dalawang aura dito. Pareho silang napakalakas na hindi ko mailarawan ang mga ito. At sa pagitan nila, masasabing pantay-pantay sila, ngunit. Sa puntong ito, medyo nag-alinlangan si Xingju. Ngunit sila ay mula sa iisang lahi, at pareho silang may bloodline na kapangyarihan ng lahing demon. Ganoon ba, nang makitang medyo nag-aalangan si Xingju, nagkusa si Fairy Ying na magpatuloy. Ano? Lord Moon Emperor, ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Ang mga salita ni Fairy Ying ay parang biglang kumalakpak ng kulog. Nagulat ang lahat mula sa Moon Race, at inisip nilang lahat na mali ang kanilang narinig. Sinabi ko na ang Demon Emperor ay maaaring nakatagpo ng isang sakuna, at ang taong nanakit sa kanya ay isang miyembro ng Demon Race. Dagdag ni Fairy Ying. Imposible, hindi ito maaaring gawin ng isang taong mula sa lahing demonyo. Ito ay ganap na imposible. Sabay-sabay na tumanggi ang dalawang tagapagtanggol ng lahing demonyo. Hindi alam kung talagang hindi sila makapaniwala, o sila mismo ay hindi matanggap. Mas mabuting hindi ganito. Ang Demon Emperor ay ang aking malapit na kaibigan. Kung talagang nakatagpo siya ng isang sakuna, at ginawa ito ng Demon Race, tapos hindi ko talaga hahayaan ang Demon Race. Kung gayon ay tiyak na hindi ko pababayaan ang iyong Demon Race. Malamig na sabi ni Fairy Ying na may nagbabadyang pagpatay sa kanyang mga mata. Xingju, tayo na. Pagkatapos, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Fairy Ying. Umindayog ang mahaba niyang palda at bigla siyang nawala, nanguna sa pag-alis sa lugar na ito. Munting kaibigan na si Xingju, totoo ba ito? Pagkaalis ni Fairy Ying, tinanong ng dalawang Demon Race Protector si Xingju. Oo, may dalawang aura talaga ang mga Demon Clan Expert dito, pero hindi ko matiyak kung may nangyari kay Senior Demon Emperor. Baka may iba pang sikreto. Alam ni Xingju na ang bagay na ito ay napakahalaga. Sa makatuwid, hindi siya sigurado kung may nangyari sa Demon Day Arch. Higit pa rito, mula sa dating pag-uugali ni Bauer, makikita na siya ay may malalim na relasyon sa Demon Day Arch. Sa makatuwid, hindi iyon masabi ni Xingju. Kung hindi, si Bauer ay maaaring magdusa ng matinding dagok. Xingju, bakit nandito ka pa? Ayaw mo bang paalisan ang Ghost Poison Gas sa katawan ni Lilhan? Sa sandaling ito, isang matalas at malinaw na boses ang nagmula sa labas at pumasok sa tainga ni Xingju. Boses iyon ni Fairy Ying. Nang marinig ang agarang tawag ni Fairy Ying, hindi nang ahas si Xingju na mag-alinlangan. Mabilis siyang lumipad at umalis sa lugar. Shadan, saan ka pupunta? Nang papaalis na si Xingju sa kuta, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita si Bauer. Bauer, napakalubhan ang kondisyon ni Little Shaohan. Maaari itong lumala anumang oras. Ngayong narito na ang Senior Demon Emperor, hindi na ako kailangang manatili. May naiisip lang akong ibang paraan. Kinarga ni Xingju si Li Shaohan at lumapit sa tabi ni Bauer. Oo, mas mahalagang ilabas ang lason sa katawan ni Sister Shaohan. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang bastos na iyon. Kapag nahanap ko na siya, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Nakatingin sa maputlang si Li Shaohan sa mga bisig ni Xingju, ngumiti si Bauer. Sa pagtingin kay Bauer, nahalatang nag-aalala ngunit pilit pa rin ngumiti, naramdaman ni Xingju ang hindi maipaliwanag na asim sa kanyang puso. Bauer, ingatan mong mabuti ang iyong sarili. Bibisitahin kita kasama si Lilhan sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Xingju. Oo, ito ay isang deal. Hihintayin kita. Tumiti din ang matamis si Bauer. Napakaliwanag nito. Pagkatapos noon, hindi na nag-atubili si Xingju at mabilis na umalis. Sa isang tisap mata, nawala siya sa kuta at lumipad palabas ng Demon Dragon Mountain. Swoosh! Pagkaalis ni Xingju, biglang tumalon si Bauer at mabilis na lumipad palabas ng kuta. Sinundan niya ang nagtatagal na aura na iniwan ni Xingju at hinabol siya. Pagdating niya sa malawak na Sacred Region, nalaman niyang nakaalis na si Xingju. Walang bakas sa kanya. Magkikita pa ba talaga tayo? Sa pagtingin sa maganda ngunit walang laman na Sacred Region, biglang naging basa ang mga mata ni Bauer. Gayunpaman, bago tumulo ang mga luha, matigas niyang pinunasan ang mga ito at lumipad pabalik sa Demon Dragon Mountain. Sa malawak na Sacred Region, pinangungunahan ni Fairy Ying si Xingju patungo sa Sacred Region Alliance. Malamig ang mukha niya at hindi siya umimik. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, hindi napigilan ni Xingju na magtanong. Sister Ying, sa tingin mo ba ay inatake ng Demon Race ang Demon Emperor? Sila ang pinakakahinahinala. At saka, ang natitirang ebidensya ay nakaturo sa kanila.
Sagot ni Ferrie. Ngunit, bakit nila sasalakayin ang Demon Emperor? Hindi naman iyon makatuwiran, di ba? Naramdaman ni Xingju na medyo hindi ito makapaniwala. Mula sa reaksyon ng Demon Race, masasabi ni Xingju na ang Demon Emperor ay may hawak na napakahalagang posisyon sa kanilang mga puso. Siya ay isang taong lubos nilang iginagalang. Maging ang dalawang tagapagtanggol ng lahing demon ay walang pagbubukod. Hindi niya talaga maisip kung anong uri ng mga tao sa Demon Race ang aatake sa gayong tao, at ano ang motibo sa paggawa nito. Xingju, may ilang bagay na hindi mo alam. Gayunpaman, hindi na kailangang itago ito sa iyo, kaya sasabihin ko sa iyo. Alam mo ba na bukod sa akin at sa Demon Emperor, ang iba pang miyembro ng 8 Ancient Clans ay nagmana ng posisyon ng Patriarch? Sagot ni Fairy Ying na may tanong. Oo, tumanggaw si Xingju. Sa narinig niya, ganoon talaga. Ang walong sinaunang emperador ay may napakataas na katayuan. Sila ay mga bayani hindi lamang sa 8 Ancient Clans, kundi sa buong Sacred Region. Sa kasalukuyang sagradong rehiyon, halos walang makakapantay sa kanila. Hindi lamang sila makapangyarihan, ngunit sila rin ay maluwalhati. Ito ay makatwiran para sa kanila na magmana ng posisyon ng Patriarch. Sa kabaligtaran, ito ay kakaiba kung hindi nila namana ang posisyon ng Patriarch. Bukod sa napinsalang Fairy Ying at sa matagal nang nawala na Demon Emperor, ang Demon Emperor ang tanging exception. Ang Demon Emperor at ako ay hindi miyembro ng Demon Race o ng Yuklan. Nakuha lang namin ang purest bloodline power ng Demon Race at Yuklan kapag nagkataon. Noon, ang Demon Race at ang Yuklan ay nag-isip ng lahat ng uri ng mga paraan para alisin ang ating bloodline power para sa kanilang sariling paggamit. Gayunpaman, hindi nila magawa. Ayaw nilang sayangin ang ating bloodline power, kaya sinimulan nila tayong alagaan. Pagkalipas ng napakaraming taon, kahit na ang Demon Emperor at ako ay matagumpay na Nagel Inang at nagdala ng kaluwalhatian sa 8 Ancient Clans, hindi pa rin namin nakuha ang pabor ng mga lumang antaygang iyon. 50 taon na ang nakalilipas, alam ng Supreme Elders ng clan na sinundan ko ang aking amo sa Reincarnation Hell. Gayunpaman, pagkatapos ng isang bagay na nangyari sa aking Panginoon, lahat sila ay napunta sa pag-iisa. Kaya't ako ay na-frame ni UTNC at wala ng lugar upang linisin ang aking pangalan. Ngunit paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Bakit kailangan kong pumunta sa pag-iisa pagkatapos na may mangyari sa aking amo? Lalong nagalit si Fairy Ying nang banggitin niya ang nakaraan. Kaya hinala ni Sister Ying na ang nangyari noon ay may kaugnayan sa Supreme Elders ng Yuklan. Tihim ba nilang sinubukang paalisin ka? Hindi ako naghihinala. Sigurado ako dito. Noon, kahit na ang nakababatang henerasyon ng buong Yuklan ay sumasamba sa akin, ang nakatatandang henerasyon ay ayaw akong tulungan. Tanging ang aking Panginoon ang exception. Hindi lang niya ako minahal, binaliwala pa niya ang pagsalungat ng Supreme Elders at inihayag sa publiko na magmamana ako sa posisyon ng clan leader pagkatapos niyang umalis. Ang mga lumang antaygang iyon ay palaging nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan, ito ay kanilang ideya para sa aking Panginoon na pumunta sa Reincarnation Hell upang pahabain ang kanyang buhay. Kaya, mula sa kapahamakan ng aking Panginoon hanggang sa aking pagpapatalsik mula sa Yuklan, lahat ng ito ay isang malaking pagsasabwatan, isang pagsasabwatan na inayos ng Yuklan. At ngayon na ang Demon Emperor ay nakatagpo ng sakuna, natural na may kinalaman ito sa Yuklan. Ang mga kamao ni Fairy Ying, na nakatago sa kanyang manggas, ay mahigpit na nakakuyom. Malinaw kung gaano siya galit. Nang makita kung gaano kaagrabyado si Fairy Ying, nagalit din si Xingju. Lalo siyang nakaramdam ng pagkasuklam sa Yuklan. Nagpasya siya na balang araw, kapag mayroon na siyang ganap na kapangyarihan, tiyak na hahanapin niya ang hustisya para kay Fairy Ying. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, si Li Xiaohan, na nasa yakap ni Xingju, ay biglang umubo. Unti-unti ding bumukas ang mga mata niyang nakapikit. Xiaohan, gising ka na pala. Nang makitang nagising si Li Xiaohan, tuwang-tuwa si na Xingju at Fairy Ying. Ang dati nilang kalungkutan ay agad na nawala, at nagmadali silang lumapit kay Li Xiaohan. Big sister, brother Xingju, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Napakahina ng katawan ni Li Xiaohan, ngunit natatakot siyang mag-alala sa kanya sina Xingju at Fairy Ying. Kaya naman, pinilit niyang ngumiti. Silly sister, huwag kang magkunwari na okay ka lang. Iyan lang ang magpapasakit sa puso namin. Huwag kang mag-alala, malapit nang maalis ang spectral poison chi sa katawan mo. Gagaling ka talaga. Sabi ni Fairy Ying na may masakit na ekspresyon. Talaga. Nang marinig ang mga salita ni Fairy Ying, agad na nanlaki ang magagandang mata ni Li Xiaohan. Para siyang nakakita ng sinag ng liwanag sa dilim. Siyempre totoo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tumanggaw si Fairy Ying bilang pagtiyak. Big Sister Ying, ano ang solusyon? Bakit kailangan nating sumugod sa Sacred Alliance Residence? Di ba sabi mo ang Demonic Beast Emperor lang ang makakatulong kay Xiaohan? Naiinip ding tanong ni Xingju. Dati, sa buong Sacred Region, ang Demonic Beast Emperor lang ang nagkaroon ng pagkakataon na paalisin ang Spectral Poison Chi mula sa katawan ni Xiaohan. Nang makita ang naiinip na ekspresyon ni Xingju, ngumiti si Fairy Ying at misteryosong sumagot. Ngunit ngayon, may isa pang solusyon. Anong solusyon? Patuloy na tanong ni Xingju. Gusto niya talagang malaman. Nakalimutan kong sabihin sa iyo.
Sa panahong ito, hindi lang matagumpay na nakuha namin ni Old Ancestor Zuan Ye ang five elemental keys, ngunit matagumpay din naming nabuksan ang reincarnation hell. Nakangiting sagot ni Fairy Ying. Kung ganoon, nahanap mo na si Senior Yu Weideng at matagumpay mong nailigtas siya. Nang marinig ito, biglang natauhan si Xingju. Sa parehong oras, sobrang saya niya. Si Yu Weideng ang amo ni Fairy Ying, ang dating Yu Clan Patriarch. Buhay pa ang amo ni Fairy Ying. Ito ay isang bagay na alam ni Xingju. Minsan na siyang nakapunta sa reincarnation hell at nakarinig ng isang mahiwagang boses. Ngayong naisip niya ito, tiyak na si Yu Yun boses ni Weideng. At ngayon, kung matagumpay na nailigtas ni Fairy Ying ang nakatatanda na iyon, hindi lamang niya malilinis ang kanyang pangalan, magagawa rin niyang bawiin ang lahat ng pag-aari niya. Ito ay isang napakagandang bagay para kay Xingju at Fairy Ying. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Xingju ay nangangailangan ng proteksyon ni Fairy Ying. Kung mas malakas si Fairy Ying, mas maraming proteksyon ang matatanggap niya. Hindi lang matagumpay mong nailigtas ang aking amo, nakakuha ka pa ng ilang kayamanan para sugpuin ang reincarnation hell. Iyan ang mga likas na kakaibang nakolekta ni Han Wuji noong nabubuhay pa siya. Isa na rito ang Sacred Ice Crystal Flower na kayang magdalisay ng lahat ng bagay. Minsan kong naramdaman ang kapangyarihan ng Sacred Ice Crystal Flower. Ito ay walang kapantay na dalisay at pambihira. Ito ay isang bagay na hindi matagpuan sa oras, at ito ay may mahimalang epekto ng paglilinis ng lahat ng bagay. Bagaman hindi ko matiyak na maaalis nito ang Spectral Poison Chi sa katawan ni Shaohan, maaari nitong pansamantalang pigilan ito. At hangga't maaari itong sugpuin, hindi imposibleng ganap na mapatalsik ito sa paglipas ng panahon. Nagpatuloy si Fairy Ying. Ang galing. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Xingju. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang maliwanag na mukha. Parang ang isang hindi mapapantayang mabigat na bato sa kanyang puso ay tuluyang nabuhat. Kasabay nito, matamis ding ngumiti si Li Shaohan. Ang mapaalis ang nakakatakot na makamulto na laso na gas at magpatuloy na mamuhay kasama si Xingchen, hindi ba ito rin ang kanyang pinakamalaking hiling?